Sa setting sa mga unang bats ay ang bats ko ba ay 24/7 on call? At dahil ako matatalino ang mga pastor, mga senior na sa Pilipino, talagang napaka-ingay. Talaga, mas marami ang nagsabi na 24/7 on call. Ang problema ko po, nung medyo tumahimik ng bahagya, bigla nilang tinanong si CJ, ikaw ba si Jay? Ano masasabi mo sa papa mo? Medyo namunta ko ako, baka ako ano sabihin. Yung sinabi niya po, sabi niya, ang alam ko sa papa ko, absent ni father. Pero yung tinuturo niya ngayon, yan na yun. Buhay niya na yan. In a way, bagamat nakabalik pa sa ako ng bahagya, doon sa mga pagkukulang ko during that time, maliliit pa sila na masyado kasi akong overwork din sa ministry. Pero hindi pa kilala ng sabi ng Diyon. Siguro kay Bishop at saka kay Ate Niho ng family, medyo overwork. Gabi ko bukubi, minsan 11, tapos umaga, wala na doon si CJ. Nalita siya. Inuha na ng mga pinsan niya, tiyahe niya. Pero sa time na natatandaan ko na Monday, pinupo ako si CJ, nandoon sa pinsan niya, ayaw sumama sa akin. Pero ayaw sumama sa akin, as if hindi ako kilala. Nung ayaw sumama, medyo hindi ako nagpahalata rin sa pamamukin ni Pastor Arun sa kasa mga nakapaligid. Masok ako sa kwarto yung talaga. Hindi ako ng tawag sa Lord. Marami yung pagkakulong sa anak ko. Imagine hindi ako nalaman. Pero siyempre nakapaligwas dahil sa testimony. At kasama doon sa regret na yun, yung celebration na si CJ, hindi siguro niya nakita yung pagiging totoong tatay ng pastor. Bakit hindi rin ang pastor? So, kasi ako muna niya, si CJ may regret kagad. Yung bata, ayaw niyo magpastor kapag tinatanong. Basta, kahit ipakain mo na lang ako sa buhay, ako na lang ako magpastor. Sinasabi, ang dahilan, pari nga ako magpapastor, eh yung mga pinipinsan ni Papa, daldala ng daldala. Ano ba siya magpapastor? Ayaw daw niya, wala nang ipinigay. Pero salamat sa Panginoon kasi sumunod din siya kung sa panawagan niya ng Panginoon. Malagay yung calling eh. Kasi kung wala talaga yung calling, mahirap magkakuliling talaga pagkain. Mahirap magpatuloy. Lalo na doon sa panahon namin ngayon. Siguro isa pa rin sa simpleng regret ko, yung nung panahon na gano'n na sobrang workaholic sa ministry, yung time ko rin kay Pastor Lord. Siguro nakikita ko kami, very sweet kami, pero maganda yung relasyon namin. Pero I think maraming mga oras yung ano eh. Maraming mga oras na sana para sa kanya. Hindi ko naibigay. Maganda lang, very ano siya, supportive, prayerful, nandiyan lang siya palagi. Kahit ano yung nararanasan. Kahit na parang kami kabababa ko pa lang, kaming tita pa lang namin, hindi na ulit kami ng tita, mga ganun mga dati. Pero salamat sa Panginoon na yun yung isa sa regret ko, yung time sa family, na sana yung susunod ng generation, medyo mabalansin na. Kasi ministry will always be there. Yung family, hindi yan maglalasto hanggang buhay lang tayo. Pero ministry, wala na tayo ng direction. So yun sa regret na namin ako, yung time sa family. Na kahit bumawi ka ngayon, yung younger years ng mga bata, hindi naman babalik. Hindi naman ibabalik niya. Yung panahon, pwede sa mga yakapin, lakutin, ihagis-hagis, pagkatapos sa luhin. Wala eh, hindi mo naman ibabalik yun. Pag medyo lumalaki na, yakapin mo, ayaw na magpayata. Nahihiya na, matatanda. Eh, yun yung maraming panahon na na-miss ko na dahil sa ministry. But then,
Salamat kasi naglingkod naman sila lahat sa Panginoon. Yung puso ko, kahit anong encourage ko, ay talaga magpastor. Sabi ko, mayroon na lang magpastor na pagbutihin mo pa yung engineer at makatagpuan lang napakalaking sweldo at sumuporta ka kahit tatlong pastor lang. Sabi na, eh, sino po susuportahan ko? Eh, di si Papa mo, si Mama mo, kuya mo. Sa tabi sa gigil ko. Pero kasi ako sabi ko na born again, tapos pag-uwi ko, maatin ako sa Unida ng Sunday, Friday night, nandunod ako sa Miracle Healing sa GIL. Ganun eh. Tapos nung pag-uwi ko naman ako nagsimula sa GIL. Pero 1985-86 kasi nasa Iraq naman ako nun. Kaya buwi ako ng July, tapos nagkaroon na agad ako ng Bible study dahil alam nila nagkaroon na ako. Pagkaraan ng July 86, eh malapit na revolusyon nun eh. Malapit na revolusyon. malapit na yun. Kaya nung ikasal kami, yun lang, ako rin hindi malaman ko regret kung paano kasi hindi na malaman kasi yung magkakasal sa amin. Kasi nagsimula sa Met ng October 5. October 4 kami kakasal. Anyway, hindi pa naman nare-register ang DA. Kasi nung magkakasal sa amin. So nakasal kami sa Unida. Sa Unida kami nakasal dito, Pastor. Kaya alam na alam namin kung ilan taon na ang DA. Dahil sa araw na yung pagitan namin. Siguro sa legacy, nangangarap ako ng maraming mga pulpit minister na mas humusay pa sa mga nama ng Pastor Mandiaga. Mga pulpit minister na meron mga servanthood at nangangarap na handa sila sumuporta sa mas mataas sa kanila. Na kahit mas mahusay sila doon sa nasa itaas nila, ang pangarap lang nila makatulong. Yun yung pangarap ko na mag-produce ng mga pastor na sa bulakang-bulakang kasi marami na yung mga public minister na ngayon nakikita ko na rin yung bunga ng pagtitsigawa ng leadership sa kanila. Laging kabaki na bangan ko yun, lalo na nung nasa probinsya kasi ngayon, once a month na lang ako mag-preach sa amin. Once a month. Prayer meeting, tadi, hindi rin ako palagi, pero hindi ako yung nag-i-preach sa Diyan sa salita. Sinasalo ko lang sa Diyan. Dito ko nakita marami ng mga sanay, marami ng mga Diyos. Siyempre, hindi nakikita ka rin ng mabababa ko ito, ba't marami yun. Hindi ako kasi nakikita ko. Hindi mababa yun ito. Medyo may kataas na rin ba niya. But then, ang Panginoon naman, wala namang hinuhan ayos ka rin. So, nangangarap ako na ano, dumating pagkakataon ng JRM, bawat mga churches natin na hindi kayang